Yes, Master. Yo, mga panlasang amoy. So, bago po natin pag-usapan yung about po sa serving, kung magkano, at saka kung ilang serving na gagawa sa binibigay ko sa inyong recipe. So, shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Maboroshi. Ng Japan yata ito. Maboroshi yung pangalan eh. At saka kay Bernard De Viera ng Singapore. At saka kay Ruel Rodriguez. Kay Lil Jeff Padulina ng Marindoke. At saka yung kay Raymond Balwit Sarillo ng San Pablo Laguna. So, shoutout po sa inyo lahat. God bless po kayo. Pagpalain po kayo natin Diyos na buhay. Ngayon po, pag-usapan po natin yung palagi ko pong niluluto pag halimbawa may nag-invite sa akin. Pag may mga nag-invite po sa akin, ang kadalasan ko pong niluluto at pinapaprepare sa kanila, tinatanong ko muna sila kung pambenta na to o pangkain lang. Pag sinabing pangbenta, pinagpe-prepare ko sila ng 3 kilong baka tsaka 1 kilong taba ng baka. So, ang ano po nito, ang halaga po nitong mga ingredients nito, ito po ay umabot ng lagpas po ng 1,000 yung halaga ng isang lutuan po ng ano ng 3 kilong baka at saka 1 kilong taba. At pag-usapan natin din kung ilang serving ang nagagawa ng 4 na kilo bali. So, ang nagagawa po ng 4 na kilo bali ng niluluto natin pag nagpupunta po tayo sa mga nilulutuan na gawin ko sa atin, nagpapaluto, ang umaabot po ito ng mga almost 70 to 90 kung depende po sa pagbibigay natin ng karne. Naglalaro po ito ng mga basta mga ganun, depende po sa pagbibigay natin ng karne. Kasi, ang sa akin naman kasi, hinahaluan ko ng laman loob. Pwede pong atay ng baka, pwedeng tuwalya, ng baka, pwedeng basta laman loob, yung isaw ng baka, pwede rin nyo po yun ihalo dun sa ano, sa pares natin, tsaka yung puso, utak, yun po, pwede po yung ihalo sa baka natin. So, ang tanong po ng karamihan sa akin, magkano per serving ang binta ko? Sa amin, pag nagbibenta kami, ang per serving po ng pares namin sa isang mangkok is 35 po. With rice. 35 pesos with rice. At saka, pag mami, 35 din po. No rice. At pag pares lang po ang binibili sa amin, 30 pesos. At pag extra rice, 10 pesos. So, yun po ang presyo ng ano namin, pares namin. Ano pa ba? Yung puhunan. Hinga. Sabi ko nga kanina, ang magiging puhunan sa pagluluto na yun is mahigit 1,000. Ang magiging benta po nun is about 3,000 mahigit ang magiging benta po nun. Experience namin, it's about almost 4 hours lang. Or depende sa tao, depende sa customer. Pero ang pinakamatagal na po sa naubos is about 4 hours po na pagbibenta. Pag maraming tao, kahit mga 2 hours lang yan, kayang ubusin yan. Ang isang kaldero, ang isang miniben, ang niluluto ko na 3 kilos. Nagbibenta kami sa umaga, alas 6, minsan alas 8 pa lang o 8:30 ubos na yung point sa amin. Paghapon, alas 3 kami bibenta, minsan umabot kami mga 6:30 or 7, pinakamatagal na. So yun po, ubos naman po palagi. Thank you kay Lord. Tapos, dun po sa ano, sa ilang serving per mangkok. Ang binibigay po namin is about almost 10 minuto cut na kasama na po dun yung laman, halo-halo na laman, taba, as laman loob, kasama na po dun lahat. Basta yung makikita lang po nila na hindi sila, yung babalikan ka, na pag kumain ka sa kanila, babalikan yung unang-una yung lasa, babalikan yung sarap ng pares mo. Tapos, yung serving mo, hindi mo tinipid yung pagbibigay mo ng karne. Tsaka sabaw. Sa amin kasi, anli sabaw sa amin. Pag halimbawa nag-order sa amin, sinasabihin ko, Sir, sinasakto ko yung sabaw. Sir, pag na gusto niyo pa po ng sabaw, sabihin niyo lang po sa akin, bibigyan ko po kayo ulit ng sabaw. Yun po. Sinasabi ko po sa mga customer ko. At tsaka, ano pa ba?
yung natutuwa ako dun sa ano sa pinaglutuan ko sa Naik. Grabe yung sobrang dami ng customer niya. At saka bumili siya ng dalawang burner. Tapos magbibili pa siya ng isang unit. Mabilis siya matuto. Tapos ano, ang dami niyang customer, sinisend niya lahat sa akin yung mga customer yung kumain sa kanya. Nagpapasalamat siya. So, alam niyo po, sobrang dami na po nating natutulungan po na nagbibusiness ng pares. Dito po sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Hindi lang po sa buong Pilipinas, pati po sa iba-ibang lugar, iba-ibang mundo. Mayroon po sa akong naturuan sa Saudi na ginagawa niya pong sideline yung pagpapares. Mayroon na rin po akong naturuan sa New Zealand. Mayroon na rin po akong naturuan sa Macau. At sa Dubai, may nagpapaturo din sa akin. Nagmi-message sa akin kasi balak niya daw business dun. So, yun po. Huwag po kayong mahiya sa akin magtanong lahat ng about sa sangkap. Kasi yung sangkap ko po na binibigay, pag nangihingi kayo sa akin, yung sangkap po na binibigay ko sa inyo, yung po ay pang 3 kilos, bali pang 4 kilos po yun. Pang almost lagpas po ng kalahati sa kaldero number 1. Ang kaldero po namin gamit is number 1, tsaka number 2. Ang kasya po dun sa number 1 na kaldero is almost 7 kilos po. 7 kilos po yung sakto po dun sa number 1 na kaldero. Sa amin po ha, yung may sa amin. Doon naman po sa kanin, sa number 1, kasya po dun kahit mga 15 kilos eh, lutuin dun. Pero sa 3 kilos muna tayo na binibigay ko sa inyong sangkap. Ang katumbas po ng sa 3 kilos is, kasi sa amin, depende po eh. Minsan kasi may mga nag-order na take-out, pares lang, may marami din kumakain. Kasi depende po sa buhay. Kaya niluluto ko po dun, 3 kilos or 3.5 kilos na bigas yung sinasain ko. Para po dun sa 3 kilos na binibigay ko, na sangkap palagi sa inyo. At dun naman po sa nagtanong sa akin, kasi may nagtanong sa akin kung about dun sa pagpunulon sa 7 kilos na ano, na garni pag nilalagay niya yun. Sabi ko naman sa kanya, pwede kang magsaing ng mga almost hanggang 8 kilos na bigas na kanin. So yun po. Kaya dun po sa mga natulungan ko na, dami, sobrang dami ko na natulungan. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil sabi ko nga, gusto ko kasi sa bawat kanto, pag nagutom ako, kasi may ligid na ako sa pares eh, pag nagutom ako, may bibilhan ako ng pares. Kaya ako, hanggat kaya kong ibigay yung sangkap, ibibigay ko. Kagaya, shoutout din po pala dun sa ano, kay Grace ng ano, ng Batangas, nagtumawag siya sa akin, kami ng conversation kaya paano magluto. Sabi ko, bibigay ko sa iyo yung sangkap, ito, ganyan, ganyan. Tapos, yun, good news po dahil sa Facebook ko, body friend ko na siya, pinupush niya doon, nagpapasalamat siya. So, nakakataba ng puso na ang dahil mong natutulungan sa maliit na bagay, nakakatulong ka. Yung, sa akin kasi, kumita lang yung mga tinuruan ko, masaya na ako eh. Maging matagumpay lang yung mga business nilang pares, napakasaya ko na. Ako yung napakasayang masaya na ako sa mga tinuturuan ko. Kaya doon po sa mga naturuan ko, God bless po sa inyo, pagpalain po kayo ng Lord yung mga business nyo, paramihin pa yung mga customer, lalo na ngayon na almost hindi na lockdown. So, patok na ulit yung pares natin, magbenta na po ulit kayo. So, God bless po sa inyong lahat. Kasi meron din po akong tagadasman na tinuruan eh. Nag-deliver naman siya, dinideliver niya yung mga pares niya. So, nakakatuwa po. Nakakatuwa. Nakakataba ng puso, nakakatulong ka. Na kahit sa mga ganyang bagay, pinapasalamatan ka. Yung tuwang-tuwa na ako dun. Masaya na ako dun. Pinapasalamatan ako. Parang sabi ko, thank you Lord dahil na-appreciate nila yung tulong ko sa kanila kahit sa maliit na bagay. So, God bless po sa inyong lahat. Huwag po tayong makalimot na palaging mag-pray at lumapit lang kay Lord. Sabi nga, sa salitang nabasa ko, nasa tao ang pagbabalak at pagpaplano, ngunit nasa Diyos ang pagpapatupad. Kaya, huwag po natin kalimutan palagi na mag-pray. Lalong higit ngayon na may COVID, palagi po natin pag-pray natin yung mga malalim sa buhay. So, God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.